sa kanyang mga alagad, mag-ingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa kung ganito ang gagawin niyo. Wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya, pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trompeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mapagkunwari sa sinuguga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagagantimpalaan na sila ng gusto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. At manatiling lihim ang iyong paglilimos at ng iyong amang nakikita sa mga lihim ang siyang gagantimpalaan sa iyo. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na nakasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakikita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, mag-ilamos at ayusin ang sarili sapagkat hindi ka nag-aayuno sa pakitang tao, gagantihan ka ng iyong amang nakikita sa lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa aking pong pagninilay sa unang pagbasa tungkol sa katarungan ng paglilimos, nung ako po ay bata po, ayun po ang sinabi ng aking magulang na kapag may makikita ka ng mga bata na sa lansangan, mga pulubi, bigyan mo ito kasi sila po ay nakabag-habag. Wala po sa kanila nagpapakain, bagkus umaasa lamang sa paghingi. Ganun po ang ginagawa ko. Ngunit nung ako po ay nagkaisip na, nagkatrabaho, ganun din po ang ginagawa ko. Pero isang beses nakita ko po na mayroon pong mag-anak na mangyan siguro po yun na nanilimos. Nakita ko po na marami po silang binibilang na bariya-bariya sa 7-Eleven. Sabi ko, hala, napakainam naman kanilang hanap buhay, panghihingi, tapos saan po kaya nila igugugol ang perang yon? So nagtanong, nag-isip ako na napakadali na makalilang kumita samantala ako nagkakandahirap kumita ng pera. Tapos lumabas naman po ako sa isang lugar. Nabigyan ko isang bata ng hindi. Tapos tumakbo po siya, bumili po ng rugby para singutin. So naisip ko po na ayoko na magbahagi kasi kung ganun lang naman mapupuntahan ko, parang ako pa ang magiging daan sa kapahamakan nila. So, nung nandito na pa ako sa bilang katipista, naunawaan ko po yung paglilimos na sabi nga na kung magbabahagi ka, huwag mo nang isipin kung saan mapupunta. Ang importante doon, nahabag ka, hayaan mo na ang Diyos kung ano man ang nais nila. So, dito ko po naunawaan na sabi ko, ay hindi pala, masama pala po ang mag-isip. Kung magbahagi ka, dapat hindi na ipapaalam or sariling pagmamahal mo kasi ang tinutukoy dito ng Panginoon na mayroon tayong pag-ibig, pagmamahal na ilalaan sa kanya na walang tanong na tutulong ka. At tungkol naman po sa pananalangin, akin pong naunawaan din po dati po na bata pa po ako, ay magsisimba po ako kasi may bago akong damit, may bago akong sapato, so kailangan po ako magsimba. So ganun po ang aking kisipan hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho. Pero nung nandito na pa ako sa gawain ng Lord, hindi lang po sa ganun palang ano na kailangan mo magsimba dahil may bago ka. So, kailangan po ng ating spiritual na kailangan natin dumulog sa Panginoon, manalangin, magpasalamat kung ano meron tayo. At sa ating pananalangin, hindi po dapat pakitang tao, kundi dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, napapakababa tayo, dumulog tayo sa Kanya. Kaya ating ginagawa ito. At bilang lingkod ng Diyos, mas lalo po akong pinalalim. Ako po ay member ngayon po ng isa pong organization, yung Intercessory Prayer. Kami po ay dumudulog sa payo, tagapamagitan sa iba pong nangailangan na hindi po alam ng mga taong yun na inilalapit namin sila. So, dahil sa pagmamahal din po, alam namin na nahirapan sila, lalo na po ako, naka-assign po ako tungkol sa may karamdaman. Dahil sa akin din po hinihingi o galing sa puso na loobin ng Panginoon, abutin ang kanilang karamdaman na
sila ay gumaling dahil din sa pag-ibig hanggang sa minsan naabot po kami ng maliling araw. Siguro po kung walang pag-ibig na binigay sa akin ng God, hindi ko po ito magagawa. At tungkol naman po sa pag-aayuno, ang alam ko po nung bata pa ako, pag nag-aayuno ko, talaga pong walang kainan. Kung sabihin mo isang araw, pag ang usually ginagawa ito ng tatay ko, pag panahon po ng parisma. So, naandod po siya sa kwarto. Iniisip ko, ang ginagawa ng tatay ko na walang kainan for the whole week. Simula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. So, hindi ko po naunawaan na, naunawaan ko po ganun pa ang pag-aayuno. Pero dahil dito sa gawain ng Diyos, naunawaan ko rin po. Ang pag-aayuno pala is, meron po pong mga bagay na isasabi. Bukod sa hindi ka kakain, na limitasyon na pagkain, kung ikaw ay matakaw sa kanin, ililimitahan mo ito. May mga oras na isang meal, hindi mo ikakain. So, ganun po pala ang pangunawa dito. At higit sa lahat, hindi lang din pala na babate sa pagkain, kundi sa mga material na bagay kung saan ka gumugugol. Halimbawa, paninood ng TV. Minsan doon po ako gumugugol more on, hindi na ako nakakala na, ay, alas tres na pala. Kailangan po pala ng panalangin about doon sa yung the 3 o'clock prayer. So, minsan ganun po nangyari sa akin. So, ngayon, lubos ko na nanawaan na kailangan din po pala ang i-limit po natin or wag mo po tayo mag-google sa mga bagay-bagay na higit sa lahat sa Diyos. Yun po lang pala ang term din ng pag-aayuno na mayroon ka pong isa-sacrifice dahil alam mo na mahal mo ang Diyos. So, dito mo po naunawaan lubos. Maraming salamat po. Ito lamang po aking may babahagi.